paano mabubuhay muli ang taong namatay? Hello, magandang araw sa inyong lahat. Magandang topic ang pag-usapan natin ngayon. Paano mabubuhay muli ang taong namatay na? Yung mga na-cremate, nadurog-durog ang katawan dahil sa bomba o kinain ng pating sa dagat, o naging alkabok at kinain ng mga gamot ng kahoy at halaman, paano sila mabuhay muli? Kaya sabi ng kaibigan ko, masarap daw ang lansunis sa Kamigin dahil malapit sa sementeryo. Paano sila mabuhay muli na kinain na ng gamot ng lansunis, din kinain ang lansunis ng tao? Gusto mo bang malaman? Tara na, pag-usapan natin. Kung hindi ka pa subscriber sa channel namin, pakiclick ang subscribe button sa ibaba. Salamat po. Milyon-milyong patay na ngayon ay mabubuhay muli. Isang nakagaganyak na pag-asa, hindi ba? Ngunit, ito ba ay matapat? Ano ang kailangan upang makumbinsi ka? Upang maniwala sa isang pangako, kailangan mong tiyakin na ang gumawa ng pangako o ang nangako ay handa at kayang tuparin ito. Sino kung gayon ang nangangako na ang milyong-milyong patay na ngayon ay mabubuhay muli? Noong tagsibol ng 31 Kipi, walang takot na idiniklara ni Hesukristo na binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos ng kanyang Ama upang mabuhay muli ang mga patay. Nangako si Jesus, at kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at binubuhay sila, binubuhay rin ng Anak ang sinumang gusto niya. Huwag kayong mamangha rito, dahil darating ang panahon na ang lahat ng nasa libingan ay makaririnig sa tinig niya at mabubuhay silang muli. Ang mga gumawa ng mabubuting bagay ay mabubuhay magpakailanman, pero ang mga gumawa ng masasamang bagay ay hahatulan. Ito ang mabasa natin sa Juan chapter 5 verse 21, 28 at 29. Oo, nangako si Hesukristo na milyon-milyon na ngayon na patay na ay mabubuhay muli sa lupa at may pag-asang manatili dito magpakailanman. Dahil nangako si Jesus, naniniwala tayo na handa niyang gampanan ito. Ngunit, magagawa ba niya itong gampanan? Ayon sa tala ng Biblia, sa panahon ng pangako ni Jesus, wala pa siyang nabuhay muli. Ngunit mas mababa sa 2 taon ang lumipas, ipinakita niya na siya ay handa at may kakayahang magbuhay muli ng taong patay na. Ang pagkabuhay muli ni Lazaro. Nakakaantig balahibo ang iksinang iyon. Si Lazaro ay sobrang nagkasakit. Ang kanyang 2 kapatid na babae, sina Maria at Marta, ay nagpaalam kay Jesus na nasa kabilang ibayo ng Ilog Jordan. Panginoon, kita niyo, ang mahal mo ay may sakit. Nitala yan sa Juan chapter 11 verse 3. Oo, mahal na mahal ni Jesus ang pamilyang iyon. Siya ay naging isang bisita sa kanilang bahay sa Bitani, marahil maraming bisis. Ngunit ngayon, ang mahal na kaibigan ni Jesus ay may sakit. Gayunman, anong inaasahan ni na Maria at Marta na gagawin ni Jesus? Hindi nila siya hiniling na magtungo sa Bitanya. Ngunit alam nila na mahal ni Jesus si Lazaro. Hindi ba nais ni Jesus na makita ang kaibigan niyang may sakit? Walang alinlangan na inasahan nila na pagagalingin siya ni Jesus ng himala. Sa madaling salita, sa panahon ng kanyang ministeryo, gumawa si Jesus ng maraming nakapagpagaling na himala at maging ang distansya ay hindi hadlang para sa kanya. Sapagkat pinagaling ni Jesus ang isang bagay na malayo sa kanya na nakatala sa Matthew chapter 8 verse 5 hanggang 13. Hindi ba niya
gagawin ang pareho para sa isang minamahal na kaibigan? Nakakagulat, sa halip na pumunta agad si Bitanya, nanatili si Jesus sa kinaroroonan niya sa susunod na 2 araw. Namatay si Lazaro matapos ipadala ang mensahe, marahil sa oras na natanggap ni Jesus ang balita. Ngunit hindi na kailangan ng karagdagang mensahe. Alam ni Jesus nang mamatay si Lazaro at may gagawin siya tungkol dito. Pinag-usapan ang pagkamatay ni Lazaro. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Si Lazaro na ating kaibigan ay nagpahinga. Ngunit ako ay maglalakbay doon upang gisingin siya mula sa pagkatulog." Dati ay binuhay ni Jesus ang 2 tao mula sa patay. Sa bawat kaso, ilang sandali lamang pagkamatay ng tao. Gayunpaman, iba iyon noon. Sa oras na narating ni Jesus sa Bitanya, ang kanyang mahal na kaibigan ay patay na sa loob ng 4 araw. Maari bang buhayin ni Jesus ang isang taong matagal nang namatay at ang kanyang katawan ay nagsimula ng mabulok? Nang narinig na darating si Jesus, si Martha, isang babaeng kumikilos, ay tumatakbo upang salubungin siya. Nang makita niya si Jesus, pinilit siya ng kanyang puso na sabihin, "Panginoon, kung nandito ka, hindi namatay ang aking kapatid." Gayunpaman, ipinahayag niya ang kanyang pananampalataya. "Alam ko na kung gaano ka hihiling sa Diyos, mas ibibigay niya ito sa iyo." Dahil sa kanyang kalungkutan, tiniyak ni Jesus sa kanya, "Ang iyong kapatid ay babangon." Nang ipahayag niya ang kanyang pananampalataya sa darating na pagkabuhay muli, malinaw na sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay muli at ang buhay. Siya na nanampalataya sa akin, kahit mamatay siya, siya ay mabuhay." Pagdating sa libingan, iniutos ni Jesus na ang bato na nagtakip sa pasukan nito ay alisin. Sa una ay tumutol si Martha, "Panginoon, malamang na nangangamoy na siya dahil 4 araw na siyang patay." Ngunit tiniyak sa kanya ni Jesus, "Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung maniniwala ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos?" Pagkatapos, matapos magdasal ng malakas, iniutos niya, "Lazaro, lumabas ka." Sa utos ni Jesus, si Lazaro ay lumabas na buhay na buhay, kahit na 4 araw na siyang patay. Ngunit talaga bang nangyari iyon? Maaring magtanong ang iba. Ang ulat ng pagkabuhay muli ni Lazaro ay isinawalat sa Ebanghelyo ni Juan bilang isang makasaysayang katotohanan. Napakalinaw ng mga detalye na hindi ito maaring maging isang talinga lamang. Upang kwestiyonin ang pagiging makasaysayan nito, ay parang gi-question mo na rin ang lahat ng mga himala ng Biblia, kasama na ang muling pagkabuhay ni Jesucristo mismo. At upang tanggihan ang muling pagkabuhay ni Jesus, ay tinanggihan mo ang pananampalatayang Kristiyano sa pangkalahatan. May mga tao na matagal nang namatay, pero marinig pa rin natin ang kanilang boses at nakikita natin silang kumanta at sumayaw, hindi ba? Dahil ito sa teknolohiya na nagawa natin tulad ng video recorder at kamera. Kung nagawa yan ng tao, lalo nang hindi posible sa makapangyarihang Diyos na buhaying muli at bigyan ng bagong katawan ang taong matagal nang namatay. Kung ang mga prinsipyong pangagham na inatala ng lumikha ay maaring mailapat sa pagbuo ng ganoong nakikita at narinig na eksena, hindi ba may magagawa pa ang lumikha? Hindi ba logical na ang isa na lumikha ng buhay ay maaring muling buhayin ng isang tao sa pamamagitan ng muling paglikha ng kanyang pagkatao sa isang bagong nabuo na katawan? Ang himala ng muling pagkabuhay ni Lazaro ay nagdaragdag ng pananampalataya kay Jesus
at sa pagkabuhay muli. Sa isang nakakaantig na paraan, isinawalat din ito ang pagpayag at pagnanasa ni Jehova at ng kanyang anak na gampanan ang pagkabuhay muli. Ang pagtugon ni Jesus sa pagkamatay ni Lazaro ay nagpapakita ng pagiging malambing na anak ng Diyos. Ang kanyang malalim na damdamin sa okasyong iyon ay malinaw na nagpahiwatig ng kanyang taimtim na pagnanais na buhaying muli ang mga patay. Mababasa natin. Nang mabalitaan ni Marta na parating na si Jesus, sinalubong niya siya at sinabi ni Marta kay Jesus, "Panginoon, kung narito ka lang noon, hindi sana mamatay ang kapatid ko." Nang dumating din si Maria, kapatid ni Marta, sa kinaroroonan ni Jesus at makita niya ito, sumubsob siya sa paanan nito at sinabi niya, "Panginoon, kung narito ka lang noon, hindi sana namatay ang kapatid ko." Nang makita ni Jesus na umiyak si Maria, pati ng mga kasama nitong Hudiyo, parang kinurot ang puso niya at nalungkot siya ng husto. At sinabi niya, "Sumama kayo sa amin, Panginoon." Lumuha si Jesus o umiiyak si Jesus. Kaya't sinabi ng mga Hudiyo, "Tingnan kung gaano niya siya kamahal." Ang taos-pusong pagkahabag ni Jesus ay naipahayag dito sa tatlong salita: daing, nalungkot, at umiyak. Ang mga salitang orihinal na wika na ginagamit ni Apostol Juan sa pagtatala ng nakakaantig na tanawin na ito ay nagpapahiwatig ng lawak kung saan emosyonal na naantig si Jesus. Ang salitang Griego na isinaling daing ay nagmula sa isang pandiwa embrimaomai na nangangahulugang hawakan sa isang masakit na paraan o matinding kirot. Ang ekspresyong isinaling magdadalamhati ay nagmula sa isang salitang Griego taraso na nagsasaad ng kaguluhan. Ayon sa The New Tyre Greek-English Lexicon of the New Testament, nangangahulugan ito na upang maging sanhi ng paggalaw ng isang tao sa kailaliman, naantig ng matinding kirot o kalungkutan. Ang salitang umiiyak ay nagmula sa isang Greek verb, dakreo, na nangangahulugang upang maluha, upang umiyak ng tahimik. Taliwas ito sa pag-iyak ni Maria at ng mga Hudiyo na kasama niya, na binabanggit sa Juan chapter 11 verse 33. Doon ang salitang Griego mula sa kailo na ginagamit ay nangangahulugang umiiyak ng marinig o malakas. Si Jesus, kung gayon, ay lubos na naantig sa pagkamatay ng kanyang mahal na kaibigan na si Lazaro at nang makita ang umiiyak na kapatid ni Lazaro. Ang puso ni Jesus ay napuno ng damdamin na ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kapansin-pansin dito ay si Jesus sa nakaraan ay nakapagbuhay muli na ng dalawa pang buhay. Bago si Lazaro, muling binuhay ni Jesus ang anak ng babaeng balo ng nain at ang anak na babae ni Jairo ayon sa tala sa Lucas chapter 7 verse 11 hanggang 17 at chapter 8 verse 40 hanggang 56. At sa pagkakataong iyon, ay buo ang balak niyang gawin ang katulad ni Lazaro. Gayunpaman, siya ay lumuha. Ang pagpapanumbalik ng buhay ay hindi lamang paraan ni Jesus. Ang kanyang malambing at mapagbigay na damdamin tulad ng isiniwalat sa okasyong iyon ay malinaw na ipinagpahiwatig ang kanyang matinding pagnanasang alisin ang mga sugat ng kamatayan. Maaari mong tanungin, paano ang namatay sa dagat at kinakain na ng mga isda o nakrimit at naging alikabok? Mabuhay pa ba silang muli? Tungkol sa pagkabuhay muli ng mga patay, walang pakialam ang Diyos kung ang katawan ng tao ay inilibing, sinunog, nawala sa dagat o kinakain ng mga ligaw na hayop. Sinabi ng Apokalipsis chapter 20 verse 13,
at ibinigay ng dagat ang mga patay na naroon, at ibinigay ng kamatayan at ng libingan ang mga patay na nasa mga ito, at hinatulan ang bawat isa sa kanila ayon sa mga ginawa nila. Napakadali lang para sa makapangyarihan sa lahat na lumikha ng isang bagong katawan. Gayunman, may magsasabi, paano bubuhayin muli ang mga patay? Oo, ano ang magiging katawan nila kapag binuhay silang muli? Pero binigyan ito ng Diyos ng katawan ayon sa kalooban niya, at ang bawat binhi ay binibigyan niya ng sarili nitong katawan. Hindi problema ng Diyos yan. Tulad ng isang binhi, nang mabuhay muli, may bago siyang katawan. Pero lahat ng mga memories at mukha ay makilala siya ng mga kakilala niya. Maari ba tayong maniniwala sa pangako ng pagkabuhay muli? Sa gayon, walang alinlangan na si Jehovah at ang kanyang anak na si Jesus ay handa at magagawa ito. Ano ang kahulugan nito sa iyo? Mayroon kang pag-asa na muling makasama ang mga namatay na mahal sa buhay dito mismo sa mundo, sa ilalim ng mapayapang kondisyon. Kung gusto mong malaman ang buong detalye kung papaano mabuhay muli ang namatay nating minahal, bisitahin mo ang description sa ibaba. At huwag mong kalimutan mag-click sa subscribe button para sa iba pa naming mga videos. Hanggang sa muli, babayu!